pang thumbnail. Hello mga Atashi! Kamusta? And welcome back to our channel! Aray, ba't tanga? Sorry. Pinangahan. So ngayon, part 2 ng ating kakatapos lang ng Q&A namin. Sayang naman yung time, kaya gumawa kami ng panibagong video para sa storytelling, kung paano kami nag-start, kung paano kami nag-come out sa family, kung family, sa friends, sa yeah, kung ano-ano man. Yeah. Kung ano man ang saan man tayo dalhin ng usapang ito, mga Atashi. Wala talaga yung specific flow. Yeah. But we'll do our best to tell you everything that you wanna know. So, let's get into the video. Nagkapako kasi ano yung bangs ko na iirita. Mag-start tayo sa kung paano tayo start. Paano nag-start? Paano tayo nag-start? Kasi nga, di ba magkakilala na kami? During high school. Mm-hmm. Batchmate. Oo. Tapos nalaman namin late nitong nung kami na magkasama rin pala kami sa Kutita, mga ganun. Mm-mm. Magkasama kami dun. So, elementary yun. Program nung elementary. Sabi niyan. Mm-mm. Mga estudyante kasi yun ng mga sa school, public school sa Binyan. Tapos ginagather yung mga estudyante. Tapos gumagawa ng parang production, no? Parang performance during Christmas sa school, sa loob ng school yun at sa plaza. So, magkakasama iba't ibang from iba't ibang school. Kasama pala siya doon. Actually, alam ko na nandun ka. Ako hindi mo kilala. Kasi siya yung Mama Mary. So, kilalang kilala po siya. Ang hirap kaya nung Mary, nakatayo po siya ganyan sa top ending. Habang sila sumasayo na ano. Kami, nakatayo kami. Habang ako may kandila dito. Ako nakagano lang buong production. Pantango sa ilaw. Nakagano lang ako. Ayun, siya si Mama Mary, tapos ako yun sa pantango sa ilaw. Pantango sa ilaw. Ayun, tapos nag-start. Sige, nag-start yan nung college nga. Actually, nasa school ka. Hindi. Request ko muna. Before that, meron pa akong ka-relationship noon. Mm-hmm. Hindi pa siya. Tapos, nagpa-flood siya sa akin ng mga likes. Instagram. Sa Instagram. Tapos, nung mga nakaraang araw na, lumipas. Hindi na ako nag-ano. Hindi. Finalo naman niya ako sa Twitter. Uh-huh. Eh, kilala ko naman siya, pero hindi naman kami close. Mm-hmm. Parang ako, siguro nang trip lang. Or wala lang. Siguro baka ganun lang siya. Hindi ko rin naman din para i-entertain kasi nga meron akong relationship nun. Tapos, nung fast forward na, wala na kami. Tapos, nasa school ako nun. Mm-hmm. Single na. Nagka-class kami sa computer. So, kaya meron akong access sa Facebook nun. Tapos, kakapas ko lang mag-report. Tapos, katabi ko yung best friend ko, si Angge. Nakababata ko. Mm-hmm. Tapos, sabi ko, nag-Facebook kami, tapos parang dumaan lang yung profile picture niya. Sabi ko, ay, Angge o si Ynnah. Ay, Regina pa nga yung tawag ko sa kanya kasi hindi ko naman alam na Ynnah pala yung nickname. So, sabi ko, ay, tara, stalk natin yung Facebook niya kasi lagi ako na itong, pinapload na. Tapos, flinad ko rin siya ng likes, yung mga profile picture niya. Tapos sabi ko kay Angge, ang ganda niya, Tapos sabi niya, Angge, oo, Ynnah, maganda yung si Ate Ynnah. Ganyan. Tapos maganda rin boses niya. Hmm? Tapos, pilinad ko yung mga profile pictures niya ng like din. Lahat ng profile pictures. Tapos, maya-maya, nag-chat siya sa akin. Maya-maya, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, thank you sa likes. Sabi niya, flood likes. Ay, thank you sa flood likes. Sabi ko, ha, wala yun, ang ganda mo eh. Tapos, sabi niya, ang wala pang emoticon nun ah, ang ano pa lang yun, colon. Tapos, yung ang tawag doon, yung ganun. Yung ganung basta yung kilig na ano dati. Oo. Tapos sabi niya, haha, sabi mo, mas maganda ka. Sabi niya, mas maganda ka, ha? Sabi ko, haha, baliw. Parang sabi ko, baliw, sabi mo, ang gwapo. Sabi ko, hala. Sabi ko, sabi ko. Hindi niya kasi alam na alam ko na bayo siya. Yes. Pero, basta alam ko yun. Ako hindi ko alam ko yun eh. Alam ko yun. So, ayun. Halata naman rin sa akin. Nag-start na, doon nag-start yung conversation. Yun yung side namin. Mo. Ito naman yung side ko.
Di ba nga, meron pa nga siya nun. Eh, yung ano niyang yun? Kukunta pa ba yun? Ano niyang yun? May past issue na rin kami nung ex niya. Nung high school, meron na kaming past issue na ganun din yung theme. Well, sabi niya, siya nag-label nun ah, ahas talaga. Well, ahas daw. Kasi dalawang beses na nangyari. Pero hindi naman totoo. Na-stalk ko siya. Sobrang gandang-ganda ako sa kanya nung... Eh, alam ng friends ko yon. Alam naman kasi ng friends ko na ano ako, na ganun ako. Tapos yon, eh, tumagal din naman na. Hindi rin, parang nabula na rin sa isip ko. Hindi na rin kita pinapadala. Hindi na kita ini-stalk. Yun, nawala rin sa isip ko yon. Tapos nag-focus na ako sa pag-aaral ko. Wow! Hindi, kasi thesis wow. Yun eh. During thesis yun eh, di ba? During thesis ba yun? Oo, during thesis. Basta during thesis yun, nag-ano na ako. Yung nag-focus na ako. Tapos, ayun, nung, kaya nga nung, eh, wala kaming internet nun. Ano ba yung wifi? Pocket wifi lang. Wifi. Sa bahay ako nun. Ano, gumagawa lang naman ako ng essay. Kaya ako nag-online. Tapos, nakita ko, kasi hindi na ako nag-online nun eh. Hindi na ako madalas mag-online. During, nung nagka-flood siya, buti, nag-online ako. Nung nag-online ako, syempre, pinalad niya ako, nakita ko. Nung nakita ko na pinalad ako, chine ko agad yung Facebook niya. Hindi ko na agad, hindi ko agad yung mga status niya, ganyan. Ay, putik, single na. Single na, wala na, drama-drama yung status. Eh, di ginawa ko, inano ko na. Chinat ko na siya, no, thank you sa floodlights, ganyan. So, basta ako yung nagpapakita ng hint na alam ko. Parang ako yung nagsistart kasi hindi niya malalaman na gusto ko siya. Kasi hindi niya naman alam na alam ko na bay siya. Ayun. Hanggang yun, hiningi niya number ko. Pauwi na kasi ako noon eh. Tapos parang, Nabitin ka. Oo, nabitin ako sa apartment. Nabitin siya. Nabitin ako sa usapan namin noon. Tapos, hiningi ko yung number niya. Oo. Tapos, kasi bigla ako magdi-dinner na noon. Nasa bahay ako. Diba gabi na yun? Bigla na ako magdi-dinner. Hindi ko nahingi number niya. Siya yung nahingi ng number. Mali pa yung number na binigay niya. Mali yung nabigay ko. May isang number na mali. Tapos, edi, ayun, binigay ko yung number ko. Tapos sabi ko, naunahan mo ako, parang hihingin ko rin sana yung number mo. Tapos, mali, nag-text siya. Sabi mo, nag-text ka na. Tapos sabi ko, wala pa ako na-receive. Pag-check ko, mali yung number. Binigay ko rin yung number. Tapos, yun, nag-text ka ulit. Tapos sabi mo, anong una mong text? Parang kumain na Denisse here? Ah, Denisse here. Denisse. Ayun, Denisse yung nilagay ko ata. Ay, Melay. Hindi ko nilagay yung Denisse. Kasi alam ko Melay. Kasi nga, friend ka na kay mama. Pag nagkukwentuhan kami, Melay na. Tapos, paano naging tayo? Sila, nagkaka-text-text na. Oh. Ayun na nga, nagkaka-text-text na. Ay, hindi na rin. Tapos, nung nag-text na kami, nung binigay, hiningi niya na yung number ko, nung nagkaka-text na kami, kinuwento ko na agad yun sa friends ko. Kasi alam nila na crush ko sa akin na Ekay, Kira Abby, kinuwento ko na agad. Tapos, nasa Bulacan ako noon, nung araw na yun, magka-text kami. May tawagan na kami noon, Bob. Kung sa mga past videos namin, nasabi namin kung bakit Bob. Tapos, hindi pa kami noon. Tapos, nasa Bulacan ako. Siya naman, pumunta dun sa Kandalay. Malapit kami. Na, sa tropa ko. Parang, malapit ano, lang. Diba? Kung kailan, wala ka. Malapit na siya sa akin. Tapos, ako lumayan niya sa Bulacan. Tapos, nung tabing yun, nandun pa rin siya eh. Una ka-uwi na ako. Tapos, nagyaya siya. Nasabi niya, punta ka dito kala Ekay. Sa bahay ng friend. Alam ko naman kung saan yun. Tapos, sobrang kabado ako. As in, sobrang kabado. Tapos, pagpapalapit ang papunta dun sa bahay. Kita ko ni Silhouette. Kinakabahan ako. Habang regalakas siya, kinamahan ako ni Pao. Oo. Yung dati niya classmate. Mm-mm. Nakaibigan ko. Tapos, ayun. Tapos, ayun na. Chill lang naman. Mm-hmm. Nagtas kwentuhan. Pero, hindi pa ako talaga nagsasalita. Hindi siya nagsasalita kahit nung kami na. Hindi ko nagsasalita. Sobrang tahimik lang. Tapos, ano, nung uwi na yun, gabi na, nag-text ka, diba? Mm-hmm. Naka-uwi na siya. Tapos, sabi mo, Bab, Bab, sa akin ka na lang. Ay! Cringy! Cringy! Tapos, ayun nga, sabi ko, okay. Ganyan. Hoy, ko. Tapos, ayun na, doon na nag-start. Ayun na. Ayun kami na. Pero nung, doon pa lang parang nag-start yung ligawan. Oo, yung kami na. Mm-hmm. Doon pa siya nagbibigay ng mga cupcakes. Ako din. Pumunta ako ng FE nun. Pero hindi talaga ako bumubiyahe ng Manila eh. Ako lang yung... First time niya lang. First time ko lang nang nagawa yung bumubiyahe mag-isa sa Manila. Mm-hmm. Tapos takot pa talaga ako bumili nun. Effort talaga kami. Oo, doon ang start yung nagawa. Ako din mag-gift nun.
Sobra. Mm-hmm. Effort ako noon, wala akong estudyante pa lang ako, wala akong pera. Pagdating ko sa kanila, nagdala ako ng isang malaking pizza, sobrang laki, with cake na customized na cake. Tapos, effort kong Yossi na may letter sa loob ng Yossi, ang dami kong binigay. Ayun, effort ako noon. Sobrang pulubi ako the next week. Ayun. Nakakatuwa lang na ganun kami nag-start. Medyo mabilis, pero kinilala namin isa't isa. Tapos habang nagliligaw kami na. Wala lang, para sure lang na mm-mm. Akin ka na. Tapos ayun, paano come out sa family? Ano? Sa amin talaga, hindi alam. Ikaw may hint na ata sa inyo, yun. Kasi may iba ka na. Ano, ako, nag-come out ako. Unang-una kay Kuya Monmon. Alam naman kasi ni Kuya, ikaw nagsabi, di ba? Ako ba? Ikaw? Ako ba? Ikaw nagsabi. Hindi ko na maalala, pero ganun nga. Ganun ata. Hindi ko na maalala, pero yung unang-una siya si Kuya Monmon. Yes. Tapos pangalawa si Kuya. Ano yun eh, galing siyang office noon. Tapos, nanonood kasi ako lagi ng MOR sa cellphone ko, ng radyo. So, yung mga issue doon, yung tentacle doon na issue, di ba? Yung mga bisexuals, mga lesbian, ganyan. Tapos, habang nakikinig ako, yung totoo, wala na akong pinapakinggan nun ah. Tapos, kinakwento ko lang kay Kuya, kasi alam niya may nakikinig ako na gano'n yung issue. Tapos, sabi ko, ayun, sinabi ko sa kanya na girlfriend ko na si girlfriend ko yun eh, si ano eh, si Malay. Ayun, ha? Sabi niya, eh, parang pinakita niya na hindi naman big deal. Kahit siguro biglang-bigla na siya, gulat na siya, pinakita niya lang na hindi naman big deal. Parang niya, eh, gano'n. Tapos, ayun, hindi alam nila. Kasi yung ang pinaka huli eh si sinod na nararamdaman ko kasi na parang alam na ni mama. Na nararamdaman ko lang. Tapos edi pero na sinabi ko na kay papa yun through text. Sobrang haba ng text ko. Ay chat ba yun? Chat kasi nasa ibang bansa yung papa ko. So ang sinabi ko na ganito ako, na feeling ko alam na ni mama, feeling ko na alam na ni Kuya Monmon. Ayun, eh kilala niya naman na to kasi pumunta sa amin. Hindi niya alam na kami noon, friend lang alam niya. So yun. Nagulat siya, umiyak. Pero sabi niya na-appreciate ko niya kasi nagsabi ako. Tapos yun, sinabi, yung inopen niya yun kay mama kasi akala niya, alam na. Hindi pa pala alam ni mama. Ang sabi ko naman kasi, feeling ko alam na. So, nung nagkwento siya kay mama, na, ayun, parang yung sa regarding sa naman, nagulat si mama. Feeling ko umiyak yun eh. Tapos pinag-hondo ako ni papa kasi nasa school ako noon, sobrang, alam mo yung kinakabahan kasi mag-i-introduce mo yung sarili mo sa harapan. Tsaka mga presentation, mga ganong week presentation yun. Hindi ako nakaban sa presentation ko. Kinakaban ako umuwi. Kasi pinaghahandaan ko yung sabihin ko kay mama. Sabi ni papa, magdala ka, bumili ka ng cake. Ganito ang sabihin mo. Ganyan. Pinag-practicean ko yun. Pag uwi ko, wala akong nasabi. Umiyak lang ako. So, ayun. Okay na. supportive naman. Mm-hmm. Tapos, love na love din ako ng family niya. Yes. And Thank you po. Love na love din ako ng family. Maganda naman din kasi sa family ka naman talaga una dapat magsabi. Alam mo yun, yung wala akong pakialam na alam na ng taon, wala naman akong pakialam na sabi ng ibang tao. Yung out na out naman na kami sa labas, pero sa loob, hindi. Kung kasi hindi ang pinaka, out sa family mo, parang kinoconsider ko lang naman na say is yun sa family ko. So, kahit ang sabi ng ibang tao, basta yung family mo okay lang, di ba? Yes. Tsaka, mas magiging masaya ka talaga kapag alam ng family mo. Mm-mm. Pero, it takes time. Hindi mo naman kailangan madaliin. Kasi may mga nagtatanong sa akin na, buti pa po kayo, paano niyo po nagawa yan? Sana nung kami din, ganyan. Nung una, parang hindi naman okay eh. Nung kahit nalaman na nila, hindi na naman sa lintodo, okay, support, ganyan. Mm-hmm. Hindi man ganun. Parang meron din pag-aanuan. Tapos, yun, hanggang sa nakasama namin araw-araw, yung lagi na kami sa lahat ng gala ng family, kasama ko siya. Lahat ng ano nila, kasama ako. Ang ganun, okay na. Hanggang naging okay na. Ano lang, talaga, kailangan nyo lang. Yung parang siya na yung hinahanap, hindi ako. Yung ganun din sa amin. Si Ynnah, parang, ha? Ako yung apo mo na. Bakit si Ynnah? Ayun, ano lang, sobrang silang na ganun yung family namin parehas. Sana, sa mga nagtatanong sa amin, huwag kayo masyadong magmadali. May time dyan, si Jesus na bahala sa inyo. Hindi naman talaga madali. Uh-oh. Mahirap talaga. Sobrang stressful yung phase na yun ng life. Pagdadaanan nyo din yung, stressful, hindi naman kailangan. Pag sinabi nyo, meron kasing tao na gusto nila, pag sinabi nila, panggap agad sila. Mm-mm. Tapos, hindi ganun. May stress sila. Hindi ganun. Siyempre, kailangan expect nyo rin. Expect the unexpected. Expect nyo na yung worst. Yes. Tapos, ayun, pray lang. Tsaka, hanggat alam nyo wala kayong tinatapakang tao,
wag niyong isipin na mali yun, na mali ka, karapat dapat maging masaya. Yun lang. Huwag niyong isipin yung sasabihin ng iba. Mas importante yung sasabihin ng family niyo. Kasi sila yung magpoprotekta din pagdating ng panahon. Tsaka gusto ko lang mag-thank you sa mga taong nakaka-appreciate sa aming dalawa. Mm-hmm. Sa mga hindi man, thank you pa din. Kasi pinapanood yung video namin. Ayun. Yeah. Sana so far, wala namang negative comment regarding... Tsaka yung mga friends din naman namin. Tsaka... Umulan. Yung mga friends din naman namin, tsaka office mates, very supportive mm-hmm. din naman sila. Actually, alam sa office, alam sa lahat, mm-hmm. alam ng lahat. Wala, ayun. Walang tan. Tapos yung ibang friends mo na alam, ibang friends mo na wala na. Ibang friends mo na wala na. Oo, meron akong friends na nawala na lang, pero okay lang. Kasi ang importante naman kung sino yung nandyan sa sa'yo, yung present, no? Kung sino yung nandyan para sa'yo na hindi ka iwan. Kung ano man yung mangyari. So, ayun. Salamat sa mga friends ko. Lalo-lalo na sa mga family ko. Family namin. And, syempre, sa kanya. Yun lang. Thank you for watching, mga Atashi. And, sana marami kayong natutunan sa video na to. Sana naririnig niyo po kasi malakas na po yung ulan. Ayun lang. Magbabalik tayo sa susunod na Lingo. Video. Thank you for watching and bye-bye. See you on our next video.